Walang inosenteng salita. May kakaibang karga ang bawat isa. Kunwari, bato. Sa konteksto ng adik, iba na ang ibig sabihin nito. Sa maruming utak naman, nag-iiba na rin ang mga salitang gaya ng pumping, penetration, espadahan, brocha, banatan, nilabasan, insertion, dick, at marami pang iba. Kahit ang Moro Islamic Liberation Front or MILF, iba na rin ang ibig sabihin kapag binanggit sa Amerika. Lalo na kapag sa mga porno video. Ulitin natin, walang inosenteng salita. Maaring mabali ang mga ito ayon sa pakay o saltik ng utak ng bumabanggit. Sabagay, lahat naman tayo may saltik sa utak. Mapaordinaryong mamamayan ka man, o artista, o dating sundalo na destino sa Iraq na may mapagmahal na ina, o mapag-government official ka man. Kasi, ika nga ni Rico J. Puno, tayo ay tao lamang. Minsan, marupok, nadadala ng damdamin. Hindi mapigilan ang sarili. Pero may dahilan kung bakit senador ang isang tao at kung bakit ordinaryong mamamayan lang tayong lahat. Una, binoto sila ng milyong-milyong mga tao dahil siguro sa kanilang talino, husay, at pero teka, paano naman si Lito Lapid? Pero itong punto, ang taong bayan ay may pinatong na malaking-malaking responsibilidad sa balikat ng mga nahalal. Ika nga, walang room for error. Bukod sa milyong-milyong pork barrel at tiwala ng mamamayan, wala rin karapatang makaidlip o makalimot ang iyong utak at konsensya tuwing binubuksan mo ang bunganga mo. At ganito nga yung nangyari sa Senado noong Lunes ng January 25, 2010. Grabe ang bangayan, insultuhan at palitan ng mga pagkapangit-pangit ng mga salita. Parang mas marangal pa nga ang turuhan o shabu-changi. Kung noon ganito ang mga maririnig sa Senado, who denounced this, and I told the Senate, we should not allow an open constitutional convention because it's ngayon, very dangerous. Even America has never called a constitution. Na yung mismong accused ay hindi makapunta dito dahil siya ay duwag, and letting this Villar Express choo-choo train of lawyers defend him, Mr. President. It's ridiculous. Kalokohan. Pang-media. Sabi ng isang kapwa senador, ang ganitong asal daw ay unparliamentary. Pero sabihin nyo nga sa akin, nahalal nga kayo sa Senado. Pero paano ka naman napunta dun? What's so parliamentary sa mga ads na may sayawan, may rap, may mga pakwelang gimmick at slogan, at kung ano-ano pang kalokohan na mas pang karnabal pa o mas pang noontime show pa kesa sa August Halls of the Senate? Hindi kaya kasi dahil nagmumura tayo sa publiko? O nagte-Twitter pag nag-honeymoon? O meron tayong jingle na nakakairita talaga? So kahit ilang beses pang mag-sorry at magdasal si Nene, hindi na mabubura sa talaan ng kasaysayan ang mga salitang ito. Well, I'm sure after your marriage, you had some insertions, but that may be Mr. Speaker, kaya naniniwala po ako para matapos na po itong usapang ito. Ito na lang siguro, Mr. Speaker, ang kasagutan.